bilang small business owner, eh, layunin natin syempre, yung mapalago natin yung ating maliit na negosyo. Kaya kung hahayaan natin na magpalugi tayo sa mga papiso-piso na mga pagkalugi, pag naipon ito ay malaking bagay ito. Hello mga kasari, mga kasuper, mga katindera ko, mga kasingle mom ko na rin dyan. So for today guys is September 14, 2022. Time check na natin is 3:30 PM. So for today's vlog guys, isishare ko sa inyo isa pang tips para maiwasan natin ang pagkalugi natin sa ating maliit na negosyo, sa ating maliit na sari-sari store dyan. Na bukod sa naiwasan na natin ang pagkalugi, eh kumita pa tayo, di ba? So, magandang idea na naman to at magandang tips na naman to para sa mga baguhan na nagsasari-sari store, lalo na sa mga nagpaplano na magsari-sari store dyan, na magkaroon sila ng panibagong idea sa ating vlog for today. So, sa mga interesadong panoorin ng ating vlog for today, just keep on watching! Ito guys, i-share ko muna sa inyo. Ito yung mga pinabili natin kahapon sa anak ko. Ito yung mga sabon na mabango, yung Safeguard Silka, Silka Green at saka Silka Orange at saka yung ating Dove Conditioner plus yung ating Cream Silk Pink. Isang haba. So, tapos dalawang haba ng ating Dove Conditioner. So, tapos ito, 10 pieces ng ating mga Pancit Canton Chili Mansi, Pancit Canton Calamansi Flavor, at saka yung Lucky Me Chicken at saka yung ating Nissin Ramen. 8 pieces lang ng ating Nissin Ramen or 6 pieces. So, plus yung ating Nescafe Creamy White na isang haba. Ayan, yung pinabili ko sa anak ko kahapon doon sa suki namin na grocery. So, tapos ito kahapon ng umaga, doon naman sa ibang grocery ko ito binili doon sa suki na suki ko ng itlog. Tapos kahapon guys, bumili rin pala ako ng ice pop doon sa suki namin ng bilihan. Doon sa suki ko ng itlog na grocery. So, ang pakay ko naman kanina, bumili ulit ako nitong ice pop tsaka itong ating gummy. Dahil nga wala na tayong gummy dito sa ating sari-sari store. Mas matubo pagka per kilo. So, 1 kilo lang muna yung binili ko dahil nga para hindi nga magsawa yung mga bata sa gummy. Para iba-ibang flavor. Every time na maubos yung 1 kilo, so, bibili na naman ako ng ibang flavor. Ayan. So, mabenta kasi yung ice pop natin. Paubos na yung 2 balot is ilang piraso na lang natitira. Kaya bumili ulit ako kanina. Tapos, ito naman is grocery. Doon na naman sa suki ko ng grocery. Inutusan ko yung anak ko para bumili. Yung ating Max Candy, 1 balot. Tapos, 5 piraso ng ating Zendrox na maliit na green. Tapos, meron tayo dito yung ating Rexona. Ayan, Rexona natin na pandalaki. Hindi sa kita. Rexona. Ayan. Tapos, 2 haba ng ating syrup powder. 1 haba ng ating champion powder. Ayan, yun lang sa pinagod ko. Tapos, ito lang yung ating mantika na rin. Yung pinabili natin sa suki ko na grocery. So, yung price in price update natin sa ating mantika. Kung dati guys, yung last vlog ko, na-share ko yung pagbaba ng ating mantika is 315. So, ngayon naman, ito na yung price ng ating mantika. Diba? Mas bumaba pa. So, bumaba siya ng 10 pesos ang isang tali. So, ngayon is 305 na lang. So, diba? Maganda balita yan sa atin bilang mga sari-sari owner, kung hindi para sa hindi lang sa ating sari-sari owner, para sa lahat, dahil pang-araw-araw natin gagamitan ng mantika. So malaking bagay ang pagbaba ng mantika. Sana magtuloy-tuloy na, pati na yung mga iba pang mga items, mga nagtaasan, sana ay bumalik na sa presyo or bumaba pa. So yun guys. So, dito tayo guys sa ating mga RC Mega na mga, ayan, yung ating mga RC Mega, tsaka yung Juicy Lemon. Juicy Lemon, 1 case, yung nasa baba, 1 case naman yung nasa taas na RC Mega. So, dati kasi guys, ang lalo na yung, nung baguhan pa lang ako nagsasari-sari store, hindi ko pa siya dinidepositohan ang mga bote, kapag lalo na kapitbahay ko lang mismo ang mga bumili. Ayan. Hindi ko dinidepositohan. Pero pag hindi ko na siya kapitbahay o medyo malayo na sa akin, lalo na kung kabilang eskinita, hindi ko kilala, doon ako nagbibigay ng deposit. Pero napansin ko habang tumatagal guys, parang nalalagas ang mga bote ko. So, hindi sila nagsasauli agad kung hindi pa ako pa kukunin. Ayun ang ano, lalo na syempre wala naman deposit. Kahit nasabihin mong kapitbahay ko yan, di ba dapat
matutos lang magsauli kahit nasabi mo lang deposit. Pero nangyayari nga guys, kapitbahay ko mismo hindi marunong magsauli ng bote. Kaya ang ginawa kong style ngayon, dahil nga ganun ang naging technique nila, ang ginawa ko, lahat sila kapitbahay, kumanyang kadikit ko ng bahay, eh talaga may deposit na yan. So, per deposit ko, dahil nga pagbili niya ng bote sa bilihan is 5 pesos. So, ang ginawa ko, 10 pesos kung pa-deposit sa kanila para mas mabigat, madali nilang masauli sa 10 pesos. So, yun ang ginawa ko. Pag may deposit, mabilis pa sa alas 4 nila maibalik ang bote. O, diba? Hindi tayo lugi. Tumita pa tayo sa bote sa 10 pesos. Ganun ang style natin bilang sari-sari owner. So, iba-iba naman tayo mga idea at technique sa ating pagsasari-sari store. Hindi tayo pare-pareho. Yung iba dyan, 5 pesos din na dinidepositohan nila kung magkano bili nila doon sa bilihan ng mga debote. Yun din ang presyo ng pagpapadeposit nila sa mga customers. So, ako is 10 pesos. Ayan, para naman mas mabigat sa kanila, mas madali nilang maibalik ang bote. So, yan kung napapansin nyo, sobra-sobra na yung bote natin. Bali, lampas na yan sa 3 case lahat yan. Dati kasi tigi isang case lang talaga saktuhan yung aking mga, yung ating RC Mega, isang case lang yan, sakto. Tapos yung Juicy Lemon natin, isang case lang na sakto. So, habang tumatagal is na dumami siya ng ganyan. Kasi, ang nangyayari guys, may magbabalik sa akin dito, minsan uutakan ako, lalo na yung mga bata. Atikat, ito po yung bote, may deposit. Eh, nililista ko. Kaya wala silang ligtas sa akin. Nililista ko kung sinong dinipositohan ko. Kaya wala silang ligtas sa akin. Kaya ang nangyayari, no choice sila, ibabalik na lang nila yan para, dahil nga napahiya na sila. Ibibigay nila yan sa akin. So, ibig sabihin guys, yan yung mga bote na galing sa ibang tindahan na mga binili nila na hindi nila naibalik at dito na ang bagsak. Kaya yan, naging sobra na yung aking bote, di ba? Ganun ang technique natin dapat ng mga sari-sari owner. Kailangan huwag tayong magpahiram kahit kapitbahay pa natin yan mismo o kahit kadikit pa natin ng bahay yan o kaharap natin ng bahay, huwag tayong magpahiram. Kailangan lagi may deposit para yung mga bote natin ay naibabalik ng tama. Ayan, sobra pa, diba? Ayun. So, ganun din ang aking style sa aking mga Red Horse. And itong mga Red Horse, Pilsen, at saka yung ating RC Mega, at saka Juicy Lemon. Yan na lang bali yung mga binidepositohan natin dahil yung mga bote natin maliliit is hindi na tayo nagtitinda ng mga pabote-bote ng kagaya ng mga Juicy Lemon, RC Cute na maliit dati kasi pabote-bote yung binibili ko. So, nakakadagdag lang sa kalat dito o nakakadagdag lang din sa sikip dito sa aking maliit na space ng mga debote. Ayan. So, dito rin guys sa ating mga Red Horse Mucho. Ang deposit ko rin dyan is 10 pesos each. Pero ang kuha ko din doon sa bilihan ng soft drinks, 4 pesos yata or 5 pesos din. So, yan. So, bali yan guys is naging sobra na rin siya. Kung bakit ko nasabing sobra yan, dahil yung mga sobra niyan is nakalagay siya sa rep. Ito yung mga nandito is sakto na yan. Sakto lang kasi talaga yung dati ko na mga bote dyan, sakto lang din. Tatlong case ng Red Horse Mucho, tapos tatlong case siya ng Pilsen Grande. Ayan. So, meron pa akong sobra doon. Ayan, no? Sobra. Red Horse Mucho at saka isang pirasong Red Horse Mucho at saka isang piraso ng Pilsen Grande. So, yung iba guys, na sobra pa niyan is meron pang nakadeposit sa labas. So, hindi na nila na isasauli. So, para sa akin naman, it's okay lang naman na hindi na nila masauli kasi dun pa lang sa bote, kumita na ako. Dahil sa 5 pesos na puhunan na deposit, meron na akong 5 pesos dun. So, hindi ako nalugi, kundi sila, di ba? So, ganun ang technique guys ng isang sari-sari store para maiwasan natin pagkalugi, kumita pa tayo. Hindi, wag na lang tayo magpahiram sa mga bote. So, diba guys, magandang idea ang na-share ko sa inyo for today, lalo na sa ating mga maliliit na negosyante, diba? At least, hindi man maibalik yung bote, hindi tayo mag-aalala o maghahabol kung hindi man nila maibalik. Kasi, doon pa lang sa isang bote, eh, kumita na tayo ng 50% dahil 5 pesos na dinipositohan natin doon sa bilihan. So, meron tayong tubo ng 5 pesos. So, 50% nga yung tubo natin per bottle, diba? Hindi na tayo nalugi.
kumita pa tayo sa ating mga bote, di ba? So, hanggang dito na lang ang vlog natin for today. Sana inagustuhan ninyo ng mga baguhan ng mga, at mga nagpaplano na magsari-sari store ang ating tips for today. So, thank you for watching guys and see you on my next vlog. Bye-bye! Please subscribe to my second channel and follow me and like to my FPP's Katis Vlogs. You can join also to my group, it's Sari Sari Owner Business Group. It's all about Sari Sari Business.